Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay tututukan natin ang best games na naganap sa bakbakan nila Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi ng Russia versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng USA sa kanilang quarterfinals day 2 na bakbakan at pasimulan natin sa game number 1. Two games po ang ia-analyze natin sa kanilang naging bakbakan. Okay, ang kondisyon ng kanilang match na ito ay isa't isa pa rin dahil ang match 1 nila or yung day 1 na nangyari ay 2-2. So ngayon, kung sino ang mananalo dito sa match, eh siya ang susulong para sa semifinal round. Pero ang kondisyon ay kung matututo, eh hahantong pa sila sa tiebreaker blitz games hanggang sa Armageddon kung talagang equal talaga. Okay, so tinan na kagad natin. Nepo played e4, Naka played e5, nag-knight f3, nag-knight c6, nag-bishop c4, approaching Gioco Piano, nag-bishop c5, Gioco Piano na, nag-c3, ayan ang idea para buuhin na naman ang sentro with d4, at dito nag-knight f6, develop may threat pa sa e4, at dito simpleng d3 lang ang ginawa. So medyo pasensyoso ang linyang pinili, d3, depensa lang, at dito nag-d6 para bigyan naman ng control ang light square diagonal, nag-castle, nag-h6 muna para walang mga annoying knight g5 or kaya bishop g5 pin. Yan, nakaka-pressure kasi yan. At dito, tuloy lang sa pag-develop, nag-rook e1, nag-castle, nag-knight b2. Ano idea? Maaaring ilagay sa f1, papunta sa g3 ang kadalasang nakikita natin. At dito, nag-a5 para walang tempo b4, and then at the same time, may safe square na po pwedeng takbuhan ng bishop, just in case atakihin ang bishop sa c5. At dito, nag-knight f1, ayan, kumambyo na. Nag-bishop e6, nakipaghamon ng light square, pero ang uso ngayon ay bishop b5. Yan ang kadalasan ngayon. Pero noong araw, pinababayaan lang at laging ang ginagawa ay knight g3. Pinababayaan lang yan eh. Pero dito, nag-bishop b5, tineret ang knight, umilag knight e7. Bakit? Kaya na-develop ang idea ng bishop b5 kasi nagkakaroon kasi ng positional disadvantage kapag nakakapture na ang light square bishop sa knight sa c6. Nagkakaroon ng double pawn ang black. So, umiwas kagad dito si Naka. Then, nag-d4, ibinuuna ang ngipin ng sentro. Nag-e takes d4, nag-c takes d4, nag-bishop b6, umatras muna. Nag-knight g3, tuloy lang sa pag-progress. At dito, nag-d5. Ayan, so napakaganda ng d5 na yan para, syempre, lumaban sa control ng sentro. Nag-e5, syempre, hindi pwedeng capturein basta-basta yan. Pag kinapture yan, simpleng pwedeng queen takes, pwedeng bishop takes, pwedeng knight takes. So, ang daming pwedeng gawin. Queen takes na lang. Ayan, para may threat. And then, yung pawn sa d4 namumula dahil pipilahan talaga yan sa sandamukal na gagawing atake. Mape-pressure yan. Kaya dito, para manatiling solido, e5 talaga ang ginagawa. Then, pumapasok naman ang knight dito sa e4. Tipong mawa 1 pawn down pero nakapagbibigay yan ng iba yung aktibidades sa black. So, dito ang ginawa, nag-bishop d3. May tanong tayo? So, ito, na-review na natin ito dati pero ano lang, parang review lang ulit. So, kapag kinapture yan, knight takes e4, nag-d takes e4, then rook takes e4, yes, lamang ng isang pawn dito ang puti, pero magkakaroon kasi ng kagaya niyan, may queen d5 o kaya c5, ipipressure ang pawn sa d4, hindi makagalawang d4 kasi nga nakapin. Ayan, so pwede rin naman ng queen d5. Ayan, so fork, double attack, threat ang bishop, threat din ang rook sa e4, na kapag nag-bishop d3, saka mag-c5. Ayan, so dito, lumalabas. Oo nga, lamang na isang pawn pero wala eh. Maglalabasan ng mga pyesa hanggang sa bandang huli, mababawi din yung isang pawn na yan. May kalaliman ang discarding yan. Kaya dito, hindi na kinakapture yung knight sa e4, nag-bishop d3 na lang. Nag-knight f5 naman dito si Naka at yan po ang bagong luto dito sa linyang ito. Kasi dito, ang kadalasang ginagawa ay nag-knight takes g3. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo dito sa bagong luto, knight f5 novelty, nag-knight takes e4, nag-d takes e4, nag-rook takes e4 at dito nag-c5 si Naka. Talagang patuloy siya sa pang-iirita. Bagamat pawn down siya pero yung activities ang tinitignan niya, yung quality ng pagkakapwesto ng mga pyesa. So dito may tanong na naman tayong dapat liwanagin. Kung tutuusin, ilan ang umaatake sa d4? 1, 2, 3. Ilan ang dumidepensa? 1, 2. So ibig sabihin, 3, 2 ang ratio, pwedeng bumagsak yan. Pero bakit hindi kinapture yan ni Naka? Ano ba mangyayari? Pag nag-knight takes d4, knight takes d4, bishop takes d4, meron kasing rook takes d4. Okay? So, queen takes d4, may bishop h7, mayroong discovered attack. Okay? So, bishop takes, king takes h7, then queen takes d4, at pagpalagay ng mag-rook fd8,
May tempo kasi queen e4 checking, g8, saka isasalba ang first rank. So bishop e3, wala nang threatening matchas. Okay, so dito, ginawa na lang ni Naka, talagang kailangan ma-pressure na lang siya, activity na lang ang tinignan niya, nag c5 at dito, nag queen e2. What is naman ang ginawa dito ni Nepo? Binalik niya lang yung isang pawn. Bakit? Kasi kung kakapture niya ang pawn sa c5, bishop takes c5. Then kapag nag queen e2, then queen b6. Ano inilamang ng pawn dito ng puti? Yung nasa e-file, yung e5, pero wala pang magawa, naka-fix. In effect, ito ang talagang pinaka-vital na po pwedeng maging usapan. Kasi yung nasa f5 active, yung mga bishops active, yung tore ilalagay na lang sa d8, ilalagay sa c8, walang kaproblema sa development ng black dito. Okay, kaya dito na-realize si Nepo, ibalik na lang isang pawn, nag-queen e2 na lang, nag-c takes d4, and then nag-rook f4. Ayan, pinereasure yung knight, nag-queen d7, extra support, then nag-knight h4. Good move! Na puwersa, knight takes h4, rook takes h4. Yun nga lang dito mga kamatchas, napaka-annoying, nakakailang yung side ng king side ni Naka. Kasi nga, tingnan nyo ha, nakaturo dyan, sa human ay nakakailang yan. Ang ginawa, nag-bishop d8 para kahit papaano maka-neutralize, pero hindi umalis dyan si Nepo. Nag-rook h5, talaga nag-stay siya. Kumbaga, nandyan na tore ko, yari ka ngayon, ipe-pressure kita ngayon, atakihin ko king side mo. Kumbaga, ganun ang nasa isip-isip siguro ni Nepo. Ang ginawa dito, sa sobrang pagkairita, ayan na nga, nag-g6. Ibig sabihin, ininda talaga ni Naka na sagwaan siya. So, ibinigay niya yung pawn sa h6, at dito ay lumabas ang evaluation na naglalaro sa clear to decisive advantage for white. Kasi dito, wag daw g6. Ang mainam na tira para slightly better lang ang puti ay rook e8 lamang. Para syempre, mayroong reservasyon sa black king na just in case magkabombahan man, may tatakbuhan pa ang king. Okay, so rook e8 and then may pressure pa sa e5 kahit papaano. May bishop g4 coming pa. Kasi dito, kapag nag-bishop g4, maaring makita nyo yan. Coach, bishop g4, double yan ha. May queen e4 kasi may threatening matchas tempo eh. So lalabas, mag-g6, dun din mauuwi. Matatapyas din pala yung pawn sa h6. So dito, balik tayo sa nangyari. Nag-g6 dito si Naka. Nag-rook takes h6, pinakapture niya talaga. Then king g7, nag-h4, good move. Ano idea? Mag-h5 para tuluyang lumambot ang damit, ang shield, ang bahay ng black king. Ang ginawa, nag-bishop f5, nag-h5, tuloy-tuloy lang sa pamimpressure. Nag-rook c8 para magkaroon naman ng buhay, magising naman ang kabilang pyesa. Nag-bishop d2, simple lang, develop. Nag-bishop takes d3, nag-queen takes d3, nag-queen f5. Sa lakas ng pressure ba naman sa g6, talagang sinalubong na ni Naka. Hulihin ko na, queen mo. Sige na, mawala lang yan. Agad namang tinanggap ni Nepo. Nag-g takes f5, then nag-rook d6. Yun nga lang, nakumberte sa ganitong klase ng endgame na napaka-aktibo ng tore at maraming mga kahinaang pawns ang black. So ang ginawa dito, nag-rook e8, counter threat sa e5, nag-rook e1, hinay-hinay lang. Nag-rook c2, nag-rook takes d4, yes, nakapingas, then nag-rook d7. Ano idea? Mag-e6 na. So, ayun, may atake sa f7, agad namang umilag. Nag-king g8, then nag-h6. So, para ano na yan, pawn wedge na yan, nandyan na yan eh. Ang ginawa dito, nag-rook c2, nag-rook e3. Ay, yan ang mabigat dyan na idea na paparating. Mag-rook leaf, mag-rook g3 para lubusang maatake ang black king. Ang ginawa dito, nag-f4, nag-rook e d3, nag-bishop g5, nag-rook h3, dinipensahan muna ang pawn sa h6. Nag-rook takes a2, at dito ano kaya ang binitawan ni Nepong excellent move na nung nagawa niya yon talagang harurot ang laki na ng advantage niya. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Ang tira ay e6 sacrifice. Excellent move mga kamatchas. Ang ginawa dito, nag-f takes e6. Ano ba ang mangyayari kung capturein ng tore? Pag kinapture, rook takes e6, meron kasing h7 check na obligadong barahan yan kasi magpo-promote yan. May bishop c3 check. So dito, f6 para barahan na kung saan nabarahan din naman ang control sa d8 na pwede nang makarook d8 check ang puti. Yun ang malungkot din. h8, pamatchas na yan. Okay? So, pag e6, ano pa ba ibang tira? Wala na talaga. Kaya ito na pinang-capture, na puwersa si Naka. Yun nga lang, nag-bishop c3 muna para ayan, may h7 tuloy-tuloy at obligadong harangan pagkaharang ang last shot na rook g7
tagpas pala ang bishop na kumberte para tagpasin ang dark square. Bishop lamang ng isang pyesa, buong-buo ang puti at dito 1-0 sa malamang nag-resign na si Naka. Grabe, malupites ang ginawa sa kanya ni Nepo. Talagang ang bibigat ng bato na binitawan sa kanya. Talagang ang bigat eh. Eh wala, talagang pareho naman talaga silang malakas. Eh una-unahan lang talaga. Okay, yan po ang mainit na first game between Naka and Nepo. So i-analyze naman natin ang second game pa na interesting game na kanilang naging bakbakan. Okay, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions at comments dito sa game na ito, pakicomment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.